Okay, here we are again. Welcome back to my channel. This is Daddy Rick talking about the reality of life. At para sa ating mga ka-reality of life, I would like to say mega shout out to all my subscribers. And thank you very much to our new subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe. And don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. Okay, marami na to, no? Nagkalat na sa social media tong topic na to. But parang ginagawa lang katatawanan or something, no? But I try to review it many times, no? And I find naman yung point ni DJ Loonyo. Okay, so we will hear it in full, okay? Before we will give our own piece of the story. But before we do that, join me with our short intro, okay? Ito kasi yun, Koy. Parang like, for example, itong mask na to. Di mo, ang daming tanong sa utak ko, like, ano ba talaga yung tamang gawin? Walang makakasagot, ikaw lang talaga. Pero, sang-ayon ako dun na, the more you wear the mask na nakaganon parate, kumbaga parang ini-inhale mo yung sarili mong utot. Ama. And kaya mo nga nilalabas yun eh. Kaya mo nga nilalabas yun kasi hindi kailangan ng katawan mo yun. Right. Kailangan mo ng panibago, kailangan mo ng oxygen. Ngayon, ang ini-inhale mo, yung parang ano, yung poison yung ini-inhale mo sa kanong. And it makes your immune system weak. Weak, yes. And then, at the same time, you're not eating fruits, you're not eating vegetables, you're not eating the right food. Wala. So, what will happen to your body? Ikaw yung pinaka number one subject or ikaw yung pinaka number one pupuntirin ng virus na yan. Diba? Yun nga bro, kaya... And then just to ano ko, just to clear, because a lot of people are saying, pinupuntirian natin yung mask. We're not against the mask. We are saying na tuma or lo, pinaka sa haba ng panahon na kakasuot mo ng mask, ini-inhale mo yung sarili mong utot. So if I were you, kumbaga parang ano, para ibababa mo siya the whole, or ipapahinga mo yung sarili mo, umi-inhale ka ng tama na galing sa trees, galing sa mga plants natin, which is they produce carbon dioxide, hindi tayo against sa mask. Hindi tayo against sa mask. Ang sa atin lang is, kumbaga, i-reduce mo lang yung kaka-wear mo ng kaka-wear. Kasi inihil mo sila yung putot. Di ba? Ayan. So, narinig naman natin yung pahayag niya. May tinatanong siyang tao. Di ba? Generally, may point yung gustong sabihin ni DJ Loonyo. Okay? The only thing lang naman kasi, not all of us is meron tayong capacity for a proper explanatory. Okay? Tama naman yung point niya eh. No. Yun nga lang, ginawa lang niya example, the air that we exhale as katulad ng utot. No? But generally, it's almost the same. Okay? Kasi pag-exhale ng body, no, yung pag-utot, yung tinatawag natin farting, no, that's part of extraction sa katawan natin. Okay? So, when we breathe oxygen. Okay? So, when we inhale, we are inhaling 100% concentration of oxygen. No? Nabanggit nga niya, from binibigay ng mga halaman, etc. No? The normal air. No? That's oxygen. Then, when we exhale, we are exhaling carbon dioxide. Ayan. And fart is carbon dioxide. So it's the same thing, no? It's coming from your mouth or by pag-utot, as he gave an example. Hindi lang niya siguro ma-explain naturally kung ano yung gusto niyang sabihin regarding doon sa carbon dioxide, which is he mentioned later on sa sinasabi niya, which is may point lang na naging mali. Okay, lilinawin natin. Kasi ang sagwa naman kasi agad of some people are good at explanatory things, some people are really not that good, then we will call somebody Bobo to address them, no? Kasi kumakalat, even sa Twitter, no?
I've read those tweets nitong kapatid ni Megan Young, si Lauren Young, right? Addressing somebody like that, it's very harsh, okay? And as I'm saying, no, dito sa channel natin, we are here for constructive criticism, not a destructive criticism. If we can give a point na may matutunan ng tao, but that's better than bashing alone. Kasi kung puro bash ka lang, wala ka namang ibinibigay na point to correct somebody. Wala. That's a destructive criticism. Just para mema lang, sikat lang, diba? Nainapo na lang. Kasi karamihan ngayon sa atin, puro ganun eh. Nabasa yung title ng isang nakapost. Wala pa, hindi pa nakikita yung nilalaman. Puputak agad, kukuna agad, diba? Nakita yung ano, yung nakanood ng konti ng video, hindi naman napanood ng buo, hindi naman naunawaan, comprehension is very poor. Sabi nga sa panahon ngayon, mas marami yung matalas ang daliri kesa sa matalas ang utak. Ayan. So, yung comprehension kasi ngayon talagang, sabi natin na, downgrading na, ano. So, what is his point? Putting the masks for long time, no? So, nag-i-inhale ka, nag-i-exhale ka, no? Yung inhale ka, exhale ka. It's just like nasa loob ka na isang confined space. Ano ba yung confined space? Sarado, selyado. So, yung level of oxygen na nandoon sa loob ng confined space will be out. Kasi napapalitan niya ng, ano eh, ng singaw ng katawan mo, yung init, di ba? Yung exhale mo. So, yung ina-inhale mong oxygen, napapalitan ng carbon dioxide. So, meaning later on, magko-collapse ka na. Kasi may proper computation yan regarding sa laki ng space kung nasaan ka. Kaya nga, may mga tao na pag nakukulong ng ganun, lalo na yung may mga problema sa baga, no, sa katawan, mas mabilis silang nagko-collapse. So, yun ang gusto niyang sabihin, na baba mo lang or inalis mo lang to rest kung wala ka namang ibang kasama, is magpahinga ka. Kaya nga, di ba, may mga announcement pa nga, even from the doctors, na kung nag-iisa ka rin lang naman, you will find somebody driving, no, nakasuot sila ng mask. Don't wear that one nang nag-iisa ka, nang wala ka naman sa crowd or at work or anywhere, no. You alone, take that one out so you can breathe properly. Kasi hindi nagre-return sa system mo yung ine-exhale mo. Yun ang gusto niyang ipaliwanag. The only thing, as I mentioned, not everyone has that good capability to explain. Kaya nga meron siyang tinatanong, di ba? Ang sabi nga niya, naguguluhan siya, may marami siyang gustong maintindihan, and he's talking with someone. Maririnig naman, may sumasagot sa kanilang pag-uusap, di ba? And I don't want to say na yung kausap niya, hindi rin naman maipaliwanag yung dapat isagot kay DJ Loonyo. So, in that pattern, or in that flow, so, may confusion sa kanya. Hindi siya nagyayabang, or hindi siya nagbibigay ng point for us to learn things out nang nanggagaling sa kanya. He is searching. He is asking question. The best thing kasi, may napanood na ganun, instead of bashing, tawanan, kasi ganun na nangyayari nga, as I mentioned earlier, puro ganun lang ang takbo ng tao ngayon, no? Pagtawanan, ganit, but without proper explanatory, na masagot yung kanyang inquiry, no? Then, binanggit niya nung bandang huli, na sinasabi niya, na mag-inhale mo yung sa mga halaman, sa mga puno, di ba? Then he mentioned that because they are releasing carbon dioxide. So this is the main part that is totally wrong. Okay? For you DJ Loonyo, we are the one nagre-release, no, ng carbon dioxide, which is yun naman ang tinatanggap ng mga halaman. At sila naman ang kanila namang nilalabas, oxygen, which is yun naman nating nilalanghap. So the plants that we wanted to be all around us are releasing oxygen, which we breathe. And we are releasing carbon dioxide, which the plants breathe. No? Sila naman yung nag-i-inhale nun. So, it's just a basic, as what we call it in the elementary, no, integrated science, di ba? So, yun lang naman yung factor nun. Kaya guys, sabi ko nga, may point yung gusto niyang sabihin, yung long time, you are like na dinadamage mo yung health mo, just like what the doctors are saying, na pagkawala, breathe properly, di ba? Mag-inhale ka ng normal air. Kasi nga, yung nire-release mo, ini-inhale mo, exhale mo, inhale mo, exhale mo, inhale mo. So, umiikot lang siya doon, which happens nga, as I sabi ko nga,
para ka nasa confined space, no? So pag naubos na yung oxygen doon sa confined space na yon, puro carbon dioxide na yon. Yun na yung i-inhale mo ng i-inhale. Yan, habang nag-exhale ka, palala ng palala yung situation, and suddenly it will cause damage to your body. Magpe-paint ka, mawawalan ka ng malay, or suddenly you die. No. Yun ang gusto niya sabihin, eh, na it will damage your health at the same time for long use ng mask. So, I don't find anything na sa para tawagin kasing bobo ang isang tao para sa ganung bagay, no. Marami kasi mabibilis nga. I'm even being bashed. Some of my blogs ng mga tao na magsasalita, not gathering packs, etc. No. When I make my comments kasi or my reaction, when I'm making up on something, natutun lang ako para magpayo. No, sabi ko nga, is a constructive criticism. If you don't find it constructive, so, ano yung help na maibibigay mo? Ano yung help na pinapayo? So, if I make mistakes sometimes I'm talking, perfect ka ba? Sometimes nagmamumble tayo or sometimes nagbablock out yung utak natin regarding sa gusto natin na ipaliwanag, no? So, ganun lang naman kasimple yun, eh. So, wag masyadong sobrang talino ang feeling sa sarili to accuse somebody, to tell someone, ang bobo mo. Walang bobo. Yun ang pagkakaintindi ko. So, if you are good enough and you're acting like a teacher, sabi nga, di ba, you don't have to demonize your students. Isa kang guro, isa kang teacher, ang trabaho mo is to nourish yung knowledge ng tao. But if you cannot nourish a knowledge to someone, shut up your mouth. Kasi wala ka naman na itutulong, eh. Bashing will not help. Bashing is same as bullying. Yun lang ang masasabi ko dun, eh. So, it's better that kinuna mo, meron kang sagot for them to understand. Hindi yung puna ka lang ng puna, pero sa totoo lang, hindi mo rin naman alam kung anong tamang sagot. So, alam mo ba na yung halaman nagre-release ng oxygen at nag-i-inhale ng carbon dioxide? Go back to elementary. Baka hindi nyo naiintindihan. Yun ang tamang proseso kasi. Ibibigay ka ng komento, ibigay mo yung tamang sagot para maunawaan ang taong nagtatanong. Nagtatanong siya, may gusto siyang malaman kung tama ba yung naiisip niya because he is totally confused. No. That's why on this part, yung sa naging una niyang kwentuhan regarding do sa mass testing, I don't make, ang daming nag-ano sa akin na to give a reaction for that. So, sabi ko nga, it's not a big deal, no? Medyo bahala na yung ibang magagaling dyan. The only thing lang na hindi ko nagustuhan ngayon is being addressed as bobo continuously by some people. He misunderstood the word mass testing na nagko-combine doon sa usapang tungkol sa vaccine. So, he thought that the mass testing will be ang imamastest ang masa, ang mamamayan nung vaccine. Hindi siya aware doon sa tinatawag na swabbing. Yung para itest ang mga tao, through mass testing na sinasabi kung positive ka ba or not regarding COVID-19. It's as simple as that, guys. No? It will be better, sabi nga, if you will, kung pupuna ka, ituro mo yung tama. Hindi yung puna ka lang ng puna, mura ka lang ng mura, puta ka lang ng puta, kuda ka lang ng kuda, but you don't intend to correct what is wrong. So, as I mentioned, kung wala ka nilang naman magandang sasabihin, shut up your mouth. Kasi kung wala kang maidadagdag na maganda, you are part of the problem. Kasi ganun ang nangyayari ngayon, eh, pasikat ng kung ano-ano. So, ako, sabi ko nga, you watch my video or not, it will not be a loss for me. Ganun lang naman kasimple yun, eh. Diba? But if you find na may naituturo o may naipaliliwalag tayong tama dito, again, it's your choice, no? If you want to subscribe, if you want to unsubscribe, it's your choice. Hindi ko kayo pwedeng pilitin on that manner. On this time, sabi ko nga, I just make that sa linawin natin yung gustong ipunto ni DJ Loonyo dahil I listen carefully ito sa gusto niyang ipahayag. Mixed ang nangyari, even from the schools, nangyayari yan, no? Natama yung gusto mong sabihin, pero you have the wrong choice of words. So, if you are better than that person, make that correction at ituro. Nakatulong ka na, may natutunan pa sila. Okay?
So yun lang ang mabibigay nating puntos, very simple na punto na gusto niyang ipaliwanag sa mamamayan or sa kanilang pag-uusap ng pausap niya. So there's no big deal and telling somebody or someone na bobo, that's too harsh. So kung hindi mo na lang naman natulungan, huwag ka mag-address ng bobo sa isang tao. Eh, feeling mo naman sobra kang talino, sana nakapagbigay ka ng magandang idea na natutunan nila yung tamang sagot do sa tanong na gusto nilang malaman. Okay? So again, everybody, this is Daddy Rick again talking about the reality of life. And as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but the reality to be experienced. So don't forget to click like, leave your comments, subscribe. And don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And as I'm always saying, if you don't have anything to do outside, better to stay home, stay safe. Always remember, whatever kind of queue are we having right now, it's still a quarantine system. GCQ, ECQ, MECQ, whatever. COVID-19 is still here. Okay? And to all OFWs around the world, ingat po tayo sa lahat ng mga mahal natin sa buhay. Ingat po ang lahat. To my family, mommy, I love you very much. To my two kids, DX and Trish, I love you guys. And let us always pray that everybody will be safe and sound. God bless us all.